magsinungaling kay Angela. Nasasaktan na rin ako kapag nakikita ko nahihirapan siya. Di ba may gusto ka kay Angela? Huwag kang martir. Nasa kamay mo na si Angela. Nasa iyo na. Huwag mo nang pakawalan yan. Huwag mo nang itaboy pa yan. Parang ikaw ang nagtanim, ikaw ang nagbayo, ikaw ang nagsaing. Sino ka kayo? Sino si Eduardo Gomez? Mali ko, hindi ko siya kilala, no? Tsaka hindi kami friends. Sige, naalis na ako. Hindi pa tayo tapos. Hindi kita papakawalan hanggang di mo sinasabi sa akin ang totoo. Tulungan niyo ako! Lalo! Inaharas ako! Ano ba nagsasabi mo? Tulungan niyo ako! Sige, mo'y pag-ahati mo, hindi totoo yan. Anong ginagawa sa inyo ng lalaking to? Inaharas niya po ako! Sir, nagsasabi ako na totoo! Tengo ko lang, tengo ko lang. Madalas kong nakikita si Ma'am Lucille na pumapasok doon ng 10 oras ng gabi. Parang mag-aalas-tres ng madaling araw. Ano kayong ginagawa niya? Hindi ko alam eh. Basta pagkasumisilip ako doon, mga nakasinding kadila lang nakikita ko. Sa lahat ng sinabi ni Manang Fer, iisa lang ang ibig sabihin. Nandun sa kwarto na yun yung altar ni Lucille. Tinatago niya yun doon para walang ibang makalam maliban sa kanila. Maganda rin pakita sa akin ni Gerald, tapos babalik ulit lahat ng galit niya sa akin dahil sa soul na yan! Eh, kasalanan mo naman kasi, kaya nalaman ni Gerald, di ba? Ay, malay ko ba nakikinig siya sa usapan natin? Eh, dapat kasi nag-iingat ka. Eh, dapat kasi, hindi ka na nakapagkita sa Sol na yon. Eh, paano kung ganda tayo ni Sol? Eh, di nalintikan tayo. At least ngayon, si Gerald lang ang paproblemahin natin. Yun yung gamitin mo para buksan mo yung pintuan na sinasabi mo. Sa siguraduhin mo lang na isa-isahin mo yung mga susi na yan. Sa sigurado ako, isa dyan gagana sa pintuan na sinasabi mo. Bakit ba ang bait-bait mo sa akin? Dahil mahal kita, Angela. Mahal na mahal. Kailangan ko ng pera. Tsaka ikuha mo ko ng abogado. Aba! At sino ka para utusan ako? Pag hindi mo ginawa ang gusto ko, idadamay ko kayo ng anak mo. Ano bang gagawin natin dyan sa babaeng yan, ha? Para ma-distract siya natin. Hindi na kayo mag-alala. Ang bahala. Siya naman ang bibisitin natin ngayon. May nakuha kami informasyon tungkol kay Eduardo Gomez. Siya ang soso niyo sa negosyo at siya rin ang nakakuha kay Exotica. Ma'am, delivery ko. Alam mo kasi ma'am, setis na to. Ako, tama-tama. Nagugutom na mo ako eh. Sige ma'am, happy eating po. Dali lang! Grabe naman mag... Nagawa mo dito? Nasaan si Angela? Ilabas niyo si Angela! Anong kalokohan niyang sinasabi mo, ha? Bakit dito may hinanap si Angela? Huwag niyo hulokohin. Alam ko na sa inyo si Angela. Kaya ilabas niyo ng lolo niyo si Angela ngayon din! Wala akong alam sa sinasabi mo. At huwag mong idamay ang lolo. Ba, malis ka na. Sige na. Malis ka na. Ikaw sinungaling ka eh. Ano ba kung liyan? Di ba kayo titigil? Ano ba? Hindi ba kayo titigil kayong dalawa? Hindi ba kayo nakikinig sa akin? Ha? Tama bang hindi tayo pumunta kay Sol sa presinto? Oo naman, Nay. Hindi tayo dapat makita ng ibang tao, lalo na ng mga pulis. Baka madamay pa tayo. Magandang araw po, ma'am. Uy, Pogi, ano nangyari doon sa pinadeliver namin? Ayos na po, ma'am. Iniabot ko na po doon sa kapatid nyo. Sigurado ka ba na kay Tita Sol mo inabot? Kinain niya ba? Kita po, mo? Nakita ko po. Kinain niya po. Very good. At dahil dyan, ito. Naku. Tip. Maraming salamat po. Thank you po. Ang galing-galing talaga ng anak ko. Ano nangyari dito? Ha, Benedict? Sira ulo kasi yan eh. Pupunta-punta dito, hinahanap si Angela. Lo, pinagbibintangan pa yata tayo niyan eh. Totoo ba yun, Gerald? Opo, totoo yun. Dahil alam ko po na kayo si Eduardo Gomez, na sinasabi na rin na kumuha kay Angela doon sa auction na yun. Ngayon sabihin niyo sa akin, nasaan si Angela? Ilabas niyo siya!
Sandali. Ah, Elang. Pasok ka. Anong pwede? Kumain ka na ba? Opo, tapos na po. Ay, naku, huwag kang mahihiya. Ano ka ba? Kumain ka. Ako lang naman dito eh. Wala naman yung mag-ina. Sige na, kumain ka sa loob. Wala po sila dito? Oo, tayong dalawa lang. Sige na, gumawa ako ng biko. Tikman mo. Sige po, salamat po. Oo, masarap yun ah. Pinagawa ka lang po mamaya. Ano? Sagutin niyo ako, nasa si Angela? Ilabas niyo na siya! Alam mo ba yung pinagsasabi mo? Ha? Sa tingin mo ba kaya namin itago dito si Angela? At ano? Susuloy namin? Gerald, maaaring ginamit ang pangalan ko. Hindi ko alam ang transaksyon na sinasabi mo. Gerald, I am a businessman. Maaring a big possibility na yung mga competitors ko sa negosyo trying to ruin my reputation. Alam mo yan? Businessman ako at you know me better than other people. Please, magkasosyo tayo. Kasosyo kong nanay mo sa negosyo. Pakiusap lamang, igalang mo ako bilang nakatatandang kasosyo ng nanay mo. Please. Pasensya na po. Sir. Okay. Sorry kung pabigla-bigla ako. I'm very sorry. Sir, sorry ulit. Sir, ang balita, kumusta? Itama ka. Okay ka lang, sir? Okay lang ako. Hindi siya yung Eduardo Gomez na sinasabi mo na kumuha kay Angela sa auction. Sir, imposible. Positive ako na sa Eduardo Gomez yung sinasabi ko sa inyo. Eh, wala. Hindi nga siya. Sir, imposible. Siyang siya yun at wala nang iba. Kailangan natin na mas matibay na ebidensya. Ayokong basta-basta susugo dito na walang dalang pruweba. Sir, anong gusto mong gawin ko? Ganito, magmanman ka dito. Alamin mo kung sino nakatira dito sa bahay na to. Dahil sa oras na malaman ko na ginagago nila ako, malilintik ka sa akin yung maglolo na yan. Ngayon wala akong choice, kundi puntahan si Sol na yan. Baka sakali, may mapiga pa ako sa kanya. Sige, sir. Balitaan mo ko. Ako ang bahala dito, sir.
kaya yung ginamit ni Lucille na manika para sa akin. Oye, Ramirez, idalaw ka. Ano ginagawa mo dito? Ano kailangan mo? Kailangan ko tulong mo. Matapos mo ko i-set up? Ha? Ano ka na birthday? Sagutin mo nilang tanong ko. Ano alam mo kay Eduardo Gomez? Nakita mo na siya yung personal. Matanda ba siya? Hindi siya matanda. Siya matanda. Ano sa tingin mo edad niya? Ano yung tsura niya? Sol? Sol! Ano nangyayari sa'yo? Sol! Sir! Sir, magtawa ka. Tumag ko yung ambulansya. Sir, buksan mo to! Tulong! Sir! Oh, okay na. Todas na. Talaga? Paano mo naman nalaman? Nararamdaman ko. Ay, salamat, anak. Naku, para ako nabuyo na ng tinit. Huwag siya talaga yung babaeng yun. Ang saya-saya ko! Babalikan kita. Anong ginagawa mo dito sa kwarto? Pasok ka sa kwarto na to, no? Hindi po. Hindi, nandito ka eh! Nandito ka eh! Talaga, ang tigas na ulo mo, no? Wala, hindi na kita! Sol? Oo, nakausap ko. Pero bago pa niya makumpleto yung masagot niya sa akin, nag-collapse naman. Yan, nagpatawag na sa ambulansya. Pero alam mo, Ariel, sigurado ako madidescribe niyo yung taong nakakuha kay Angela. Sana na ma-revive nila si Sol. Ano yung nangyayari dito? Sir, tanong ko lang. Kamusta yung pasyente natin? Sir, wala na. Patay na siya. Ha? Ano nangyari sa kanya? Sir, nung dumating kami dito, halos wala na siyang pulso eh. Sinubukan pa namin siyang i-revive, kaso wala na talaga. Ano yung kinamatay niya? Sorry, sir, pero sa autopsy pa malalaman yun. Excuse me. Umamin ka na! Anong gusto mo nasasaktan, ah?
Mamin ka na kasi! Tagal gusto ko na sasaktan mo! Mamin ka na! Ma'am, tama na po. Tama na, ma'am. Pinagtatanggol mo pa siya? Eh, pumasok pala yun dito sa bahay eh! Ma'am, hindi po. Ako po yung nagpapasok sa kanya. Wala po siyang kasalanan. Mamaawa na po kayo. May depresya po siya, oo. Eyo! Kadiri! Naku, Lucille! Papayaan mo na nga yan! Kurikong ba yan? Naku, nakakahawa yung kurikong, ha? Palihasin mo yun dito! Palis mo ng bahay! Naku, ha, Feli! Mag-disinfect ka ng buong bahay. Baka nag-iwan pa ng kalimagbag niya yan dito. Opo. Opo, ma'am. Ano ba yan, Kadiri? Sa babae niya. Na may kurikong? Iba ang kutob ko sa kanya eh. Sir, pwede ko ba malaman yung cause of death ni Sol Ramirez? Kamag-anak ba kayo? Hindi po eh. Kaso siya kasi yung person of interest ko. Sa kaso yung isasampa ko. Pwede naman po, pero kung sakaling hindi pumayag ang PNP Crime Lab, pwede kayong mag-file ng kaso sa korte para sila na mismo mag-order. Nakapagtataka lang si sir. Bigla na akong namatay. Oo nga po eh. Kaso, maayos pa siya dito na may nag-deliver ng pagkain sa kanya. Teka, may nag-deliver ng pagkain? Bago pa kayo dumating dito, may nauna na sa inyo nagdala ng pagkain. Padala daw ng kapatid niya. Sir, maaari hindi sila close ng kapatid niya kaya hindi personal na nagpunta sa kanya. Hindi. Ariel, may mali dito. Sir, alin yan, sir? Bago mamatay si tatay, sinabi po siya sa akin eh, na may nakita siyang altar ni Lucille. Siya ang may kasalanan ng lahat ng to. Yung mga umatakit insekto sa kanya, at yung mga gayuma niya sa'yo. Namatay ang tatay ko dahil sa inyo! Wala kayong utang doon sa akin! Wala kayong lugar dito sa bahay ko! Lumayas kayo! Masama ang kutob ko. Sir, kailan ba malalaman yung result ng autopsy? Siguro in 2 weeks from now. Hoy! Bakit dulala ka pa rin dyan? Hanggang ngayon ba, iniisip mo pa rin si Kurikong? Ew! Ano ba yan? Nangangati ako! Ew! Iba kasi yung hinala ko sa babaeng yun eh. Parang nararamdaman ko na kilala ko siya. Ha? Kilala mo si Kurikong? Kayo ba? Wala ba kayo nararamdaman sa kanya? Naku, pwede ba? Huwag mo natin pag-usapan yung Kurikong na yan, ha? Dahil nandito tayo ngayon para mag-celebrate. May tumawag sa akin mula sa presinto. Tigok na raw si Sol. Ay, ano na yan? Sino po kaya? Gerald! Anong ginawa mo kay Sol? Gerald! Anong ginagawa mo sa anak ko? Benedict, ayoko na magkaroon kami ng misunderstanding ni Gerald. Baka magkaroon ng lamat o masira ang business relation namin. Tsaka isa pa, hanggang kailan tayo makapagsisinungaling sa kanya? Pops, pabor sa kanya itong ginagawa natin. We're just doing him a favor. Alam natin yung consequence kapag nakita sila ni Angela at nakilala niya ito. Mamatay siya. Benedict, kailangan malaman ni Gerald ang totoo. Pops, kasi sobrang risky nun eh. Hindi pa natin alam yung sakop ng sumpa. Alam mo kung masama na talaga akong tao at gusto ko mawala na sa mundo yung Gerald na yan, I can easily do that. Pagkikitay ko na sila ni Angela, sina, wala! Wala lang hadlang sa amin ni Angela. Patay na si Gerald. Benedict, hindi ganun kasimple yun. Hindi ba nalalaman, Gerald has to know everything sooner or later? Ha? O sabi ko po si Angela, Pops, hindi ko pwede magdesisyon ng hindi niya alam. Alam niya naman na lahat po ginagawa ko sa kanya, para sa kanya. Wala na iba. Kasi, ikaw ang pinoproblema ko.
Hindi ganun. Max. Angela, ano nangyari? Ano nangyari? Ano? Sumagot ka! Ano ginawa mo sa kanya? Ikaw pumatay sa kanya. Kinula mo siya, no? Bitawan mo yung anak ko! Sumagot ka! Paano nga siya makakasagot sa'yo? Ay, sinasakal mo! Gerald! Anak! Okay ka na ba? Kapag hindi ka sa akin nagsabi ng totoo, hindi lang yan aabutin mo! Hindi ko alam yung pinagsasabi mo eh. Talaga? Sa tayo mo, ngayon pa ako maniniwala sa'yo. Pagkatapos mo sabihin sa akin na wala ang kinalaman sa pagkawala ni Angela! Eh, wala nga kaming alam eh! Alam ko may kinalaman ka sa pagkamatay ni Sol! Alam mo, huwag ka nagbibinta kung wala kang ebidensya! Pag ako nakahanap ako ng sapat na ebidensya laban sa inyo, ipakukulong ko kayong dalawa! Tabi! May panira! Anak, okay ka lang ba? Mukha ba? Sabi mo sa akin, tatawagan mo ako kapag may nangyaring masama sa'yo. Bakit di mo ako tinawagan? Eh, hindi ko na nga nagawa. Ang bilis nga ng pangyayari. Ay. Masakit. Sorry, napalakas. Sobrang nag-alala lang ako sa'yo eh. Ayoko kasi nasasaktan ka. Dapat kayanin ko lahat, Benedict. Hindi ako pwedeng maging mahina. Kailangan kong maging malakas. Hindi pwedeng iiyak-iyak lang ako. So ano? Papayag ka na lang nasaktan lagi ng Lucille? Hindi na pwede sa akin yun. Hindi naman nababaliwala lahat yun eh. May nalaman din ako. Dahil nabuksan ko yung kwartong nakalak. Bakit ano nalaman? May nakita akong manika, Benedict. Medyo madilim sa loob, pero alam kong manika yun. Pwedeng yun yung ginamit sa akin ni Lucille. Kaya Benedict, kailangan ko makuha yun. Paano? Sa tingin mo ba pagkatapos ka mabisto ni Lucille, hindi ka na makikilala? Angela, alam kong gusto mong gumaling, pero baka naman lalo ka mapahamak. Benedict, kasama yun sa pinasok ko. Kailangan ko sumugal. Dahil kung hindi, mananatili akong ganito habang buhay. Tulungan niyo po ako. Gabayan niyo po ako sa lahat ng gagawin ko. Sa totoo lang, natatakot ako. Kailangan ko po ng tulong niyo. Ay, nakakatakot! Mga bata, masama ang ginagawa ninyo. Hindi dapat kayo nananakit o nambabastos ng kapwa niyo, lalo na kung nakakatanda sa inyo. Hoy, mga bata! Miss, okay ka lang? Kailangan mo ba ng tulong? Dumating na ba yung hardinera mo? Ay, wala po, pero parating na yun. Sige, pag dumating nga, sabihin mo sa kanya makipagkita siya sa akin sa bodega. Kaya nakain nun. Bakit gusto makita si Ella? Paano kung hindi na mabalik siya dati ang mukha ni Angela? Hindi pa rin magbabagong pangikitungo ko sa kanya. Masaya na ako nakasama ko siya kahit alam ko na si Gerald yung mahal niya. Pero siyempre sana matutunan niya rin na mahalin ako. Paano kung hindi dumating ang panahon na yun?